Magandang araw mga idol, may reaction na nga po si Cuadrolas Casimero tungkol sa pagkapanalo ni Luis Nerry laban kay Froilan Saludar. Hanggang round 2 nga lang po ang inabot ni Saludar mga idol, tatlong beses bumagsak sa round 2. So hindi talaga kinaya ang lakas ni Luis Nerry. Siyempre hindi papalagpasin ito ni Cuadrolas, magbibigay talaga dyan ng reaction. Ito yung post niya sa kanyang page mga idol. Congratulations Nerry. Yun nga sabi ko na noon pa, ikaw ang malakas sa inyong dalawa. Pero magdasal ka na. Huwag mag-cross ang landas natin. Kasi pag ako nakalaban mo, ang estilo man kasi, nako easy work lang sa akin. Salute naman sa iyo bro, Saludar. So yung style daw ni Luis Nerry mga idol, easy work lang kay Cuadrolas. So sana nga po may ikasa ito ng kanyang Japanese promoter. So kung ito ang mabaklas ni Casimero, sigurado maging mandatory yan si Casimero laban sa champion. Pero may laban si Stephen Fulton sa July 25 laban kay Naoya Inoue. Kung sino ang manalo dun mga idol, isusunod naman ngayon si Marlon Tapales para sa undisputed champion. Kaya kung magawa ni Casimero na maging mandatory sa titulo o kahit anong major belt, posible siya mapalaban sa undisputed champion. Sa ngayon kasi malabo pa na mapalaban siya kay Stephen Fulton, Naoya Inoue o kaya kay Marlon Tapales. Malabo na yun mga idol kaya hintayin na lang ni Casimero na may maging undisputed champion. Kung sakali man na si Naoya Inoue ang maging undisputed, baka nga ibakante agad ni Inoue ang mga apat na belt at umakyat na naman ng division. Pero antayin pa rin natin mga idol kasi Japanese na yung promoter ni Casimero. Baka gagawan niya ng paraan para mapalaban si Casimero kay Monster Inoue. Pero ang kailangan unahin ni Casimero ngayon, magpangat muna sa ranking hanggang maging mandatory. Ano sa tingin nyo mga idol, kayang-kaya ba ni Casimero itong si Luis Nerry? Tingin ko dyan, mahirapan talaga si Luis Nerry. Pwedeng manalo si Casimero at pwede rin manalo si Luis Nerry. May power naman si Luis Nerry, pero believe ako sa tibay ni Casimero. Baliwala kasi yung lakas kung kayang tanggapin ni Casimero eh. Kaya abangan natin yan mga idol, si Cuadrolas laban kay Nerry. Sa ibang banda naman, hamunan ni Stevenson versus Lomachencko. So nagbigay nga po ng mensahe si Stevenson. Yo, Vasily Lomachencko, nothing but respect champ. You deserve them belts. I hope you healed up and everything is all good with you. I think it's time for a real high skill level chess. I'm ready for a big fight champ. Let's make something happen. Aminado si Stevenson na dapat deserve ni Lomachencko yung mga titulo na hawak ngayon ni Devin Haney. Kaya kung na-move on na daw si Lomachencko, pwede nang pumalag kay Stevenson para sila naman ang maglaban. Pero may sagot dito si Lomachencko. Sabi ni Loma at Shakur Stevenson, thank you. I am okay, but I'm sorry I have unfinished business with real Devin Haney. So ang target talaga ni Lomachencko mga idol, mangyari yung rematch kay Devin Haney dahil hindi pa daw tapos ang laban. Kaya sumagot po dito si Shakur Stevenson. Sabi niya, I understand champ. But if he ducks you like he's ducking me, it only makes sense for us to get it in. So kung iiwas daw itong si Devin Haney kay Loma sa rematch, ito na daw yung oras na magharap naman si Stevenson at Lomachencko. So napakagandang laban po yan kung maikasa ni Bob Arum. So yan po ang abangan natin mga idol. So hanggang dito lang muna tayo, mabilis ang update lang mga tol. Maraming salamat po.